Baguio, the city of pines, and apparently a city that holds a lot of lost souls. In this special episode, we have Liz continue her story, and we have one of her friends who was there to recount it with her. These are two separate recordings, so there will be times that the audio quality will be different. And we'll start with the story of Liz's friend, Iris, who gives us a brief background about their house in Baguio. He also tells us about his experience of growing up with an active third eye. Enjoy. Na-mention ni Liz na na-mention niya meron siyang friend na meron ring third eye. And yun lang, sana kung pwede ka namin makausap about it, if you can tell part of your story with regards to what age you started to see, or of course, kung meron ka rin particularly medyo frightening experiences na medyo tumatak, di ba? Parang ganun. So, to start somewhere lang, maybe you'd want to start to... Okay. Kailan ka nag-start makakita? Bata pa eh. I think hindi na siya nag-close. So, okay. Ever since I was a kid, ano yung nakikita ng mami ko, minsan nakikita ko rin. Ah, okay. So, kasi yung sa mom ko, talagang wide open. Ano siya eh? Friend niya si Likaw ko. Okay. Parang dun sa nag-start na parang meron siyang mga astral travel na books, nagbabasa siya ng mga ganun. So mahilig talaga siya. So pin-open niya kay Jaime Ligao ko. Hindi, matagal nang open din niya sa kanya, pero parang mas nag-active lang siguro pagdating niya ng mga 50. Okay. So mostly ang mga stories niya mostly galing, usually pag nasa Baguio kami. Mm-hmm. Tapos pag kunarin nasa out of the country sila, yung mga side trips nila sa mga hotel. So yun yung mga stories niya. And then eventually sa akin naman din, wala naman ako particular na nakakatakot talaga na encounter, kasi siguro nung bata ako mahilig akong mag-sneak na manood ng mga horror stories pag walang tao sa bahay. Mm-hmm. Mga horror na movie. Uh-oh. So, para pag every time, kunyari, wala yung kapatid ko, kung ano yung hiniram niyang VHS or tape, isasalang ko yun. Okay. And one thing na I think siguro pinaka nag-trigger sa akin, nag-stick sa akin, is yung Nightmare on Elm Street. So, pinanood ko sa mag-isa. And I was like, siguro mga 6 or 7 years old. So, grabe. So, medyo pagdating ng gabi, hindi na ako masyadong nakakatulog. Katabi ko yung yaya ko pag natutulog. So, every time, may mga ikikwento siya na pag, kunyari, pagkagising niya, or pagkagising ko, parang binabangungot daw ako. Mm-hmm. So, parang, ganun yung theme. Hanggang sa, na-overcome ko naman, eventually, siguro umiiyak ako pag-gising, yung mga ganun na parang takot na takot talaga. Pero hindi pa rin tumigil. So nanonood pa rin talaga ako ng mga scary stories, na scary movies. Kasi wala, gusto ko talaga eh. Hanggang sa, siguro, eto na, yung high school, medyo nag-active naman siya ng konti. Ay, dapat papasok ako ng questors. Okay. Spirit questors. So, ganun ka-active yung sa akin. Hindi ko alam yan ah. Marami kang hindi alam. Yeah, ikwento mo. Kasi nung high school, lagi ko yung kakwentuhan ng high school. So siguro pagdating nung ayan, high school, usually ganyan naman yung katatakutan, mga manonood kayo, sabay-sabay kayo manonood, kahit nasa kanya-kanya kayong bahay. Mm-hmm. Pero nothing yung talagang seryoso. So pagdating siguro ng mga college, nag-decide ako, kasi alam ko nga ang active eh. Mm-hmm. Nag-decide ako na yung mga friends ko na spirit questers, kinausap ko. Sabi ko, kung is it possible na sumama ako sa mga quest nila, kasi gusto rin nilang i-quest yung bahay namin sa Baguio. Okay. Kasi sobrang nai-intriga sila. May mga stories sila na way back from sa kapatid ko pa. Okay. Gusto nila i-quest yung bahay. Talagang sinukulit nila kami na, sabi ko, okay lang naman. Pero sana gusto ko rin sumama. Sabi nila, sige,
go lang. Pag may mga meetings, join ka. Pag may mga quests, sama ka. Pero eh, may mga requirements sila na hindi ko kayang magawa. Gaya ng? Part of the requirements, kailangan marunong ka magbasa ng tarot card. Mm. So, isa yun sa mga parang kailangan matutunan mong gawin for you to join their group. Kasi yung group nila, iba-iba yung function. Pag nagkakaroon sila ng quest, merong medium, merong nakakasend, merong nagbabasa ng mga tarot card. So, ganun yung parang lahat dapat ng aspect matutunan mo. Eh parang sa akin, limited lang din yung time ko kasi hindi naman always. Parang covered kayo, covered. Oo. Eh ako, college student, so hindi ko pa talaga matutukan. Parang, ay, okay to, gusto ko to. Parang ganun lang. Kasi eventually, hindi na natuloy, ganyan-ganyan. And then, nung one time, itong college nga, yawang ko kung nakwento na ni kung sino yung kausap natin ngayon. Okay, ni Liz. Ni Liz. Hindi ko alam kung nakwento niya na yung incident na nangyari sa bahay namin. Kasi before naman, alam namin na meron na. Hindi buo yung pagkakakwento ko. Maraming, maraming kinalimutan na. Oo, ulitin mo ulit yung kwento. yung house namin sa Baguio, tinayo yun, I think, 2 years after the earthquake ng Hayat. So around 1991 yata. Okay. Noon tinatayo siya, parang there were times na pag binibisita namin yung site ng bahay, merong mga parang nakukuhang artifact from Japanese era, may mga nakukuha silang mga damit ng mga pare, mga helmet ng mga Hapon, mga plate number ng mga jeep from doon sa site. I believe yung parang parang naging taguan ng mga parang mga naging refuge. Okay. Ng yung mga war. So, yun yung ginagawa nila na yung mga nahuhukay nila na artifact from dun sa mismong bahay namin. Plus, ang nakakapagtaka, nung tinatayo yung bahay namin sa Baguio, may mga sundalo na nakabantay. Okay. So, medyo weird na yung bahay, may mga bantay na sundalo for whatever reason, hindi namin alam. Hanggang sa, yun nga, ang balita dun sa house, parang may nakalibing, alam mo naman yung mga rumor sa Baguio, may mga nakalibing na treasure, yung gano'n. Yes, oo. May mga nakabaon na, so parang, syempre may mga gano'ng rumor na hindi naman namin pinapansin. Eventually, nandun kami, so every time na may bakasyon, nandun kami lagi. So, Holy Week, Christmas, kahit random weekend, pupunta kami dyan. Kasi nga, favorite ng parents ko doon. So, pag pupunta kami, alam naman namin, nararamdaman naman namin na meron. Okay. So, ang isa sa, yun nga, isa sa mga nararamdaman namin doon, as in matagal na talaga siyang nandun, is yung may middle-aged na babae na naka-white. Okay. So, yun yung laging nakikita sa bahay. So, usually, nandun lang siya sa labas, sa garden, nag-iikot-ikot lang sa doon. Hanggang sa, wala, usual, ganun lang. Dahil sa may isang incident, nagkasakit yung mom ko. Ito college na to. Nagkasakit yung mom ko. So, lahat ng aspect, tinignan na namin from medical, yes. Tinignan na namin yung superstition. Mm-hmm. So, ang ginawa namin, pinaduguan namin yung bahay sa Baguio. Okay. So, nag-alay sila ng manok around the house. So, talagang pinuntahan nila, umalis sila ng Friday, pinaduguan nila ng Saturday, tapos bumaba rin sila mismo ng Sunday. Yun lang yung talagang pinunta nila doon. Because my mom was, sick nga. And yung illness niya, bago pa lang nung time na yun. Okay. So, pati yung treatment niya, trial and error din sa kanya. Okay. So, yun, nung pinaduguan, hindi na kami bumalik ulit. So, after pinaduguan yon, siguro my mom passed away that same year. Mm-hmm. Nung nangyari yon. Tapos siguro mga after a year yata or two, saka kami nag-decide umakyat ulit.
Well, ako, kasi yung family ko hindi na umakyat eh. Okay. Nag-decide ako umakyat, kasama ko yan, sila na, yung group of friends. Okay. So, ang yung siguro mga 2 years na nabakante yung bahay, kasi yung caretaker namin, may sarili silang parang maliit na bahay dun sa likod. Okay. So, papasok lang sila dun sa main house pag maglilinis, pag dadating kami, or para malinisan yung main house. So that time, one random inuman weekend. Ano naman yung mga kabataan, no? Natripan lang. So, ginawa, tara, Baguio tayo. So, sige, tara, Baguio tayo. Kailan? O, next weekend. O, sige, game. So, that time, ang mga madalas nun, ang mga usuals nun, yan, tapos yung boyfriend niya. Ex, ex. And then yung isang, sorry. O nga pala, ex. Kaya, yun, saka yung isang barkada namin na kinidnap lang namin. Okay. So, parang sabi lang namin, o tara, Baguio tayo. Okay, sige, game. Makiat kami, Friday yata eh. Tapos, kinidnap namin yung isang friend namin na, as in, wala siyang kadala-dala. Na kahit ano, kahit pera, kinidnap lang namin ito talaga. Apat kami, ako, yung ex ko, tapos 2 boys. Okay. Na barkada ko since high school. Okay. Parang mga ano ka nito, 22, 23, ganyan. So, pagka-close nung bar, diretso kami doon. Wala nang tulog. Walang tulog-tulog. Inom, tapos alis. The usual 20s, gano'n. Yes, oo. So, pag-akit namin doon, pagdating namin sa Baguio, na, syempre, in-open na yung house kasi nalinisan eh. Alam mo yung mararamdaman mo yung hangin pag in-open mo yung door, para kang tinutulak talaga. Ah, talaga. Mm-hmm. Ganun yung feeling. Mm-hmm. Kasi parang antagal na hindi natauhan. So, okay. Pinaduguan pa and all that stuff. So, parang siguro, since, di ba, sabi nila, pag matagal na hindi pinapamahayan, iba yung namamahay. Yes, so. So, feeling ko, ganun yung nangyari. And then, so, dumating kami hapon eh, tama ba? Hapon, oo. Yung bahay, para siyang chalet na yung mga maraming wood na hindi siya scary. Like, okay. Very cozy. Modern na yung design or medyo luma pa rin? Medyo luma, pero okay. Like, as in cozy na pagpasok mo, parang, alam mo yung light brown na wood, ganyan. Oo, oh, oo. Oh. Tapos, sabi nung friend ko, eh, tagal nga hindi na, ano, na bisita. So, nagkakatakutan ng konti. Hindi lang konti. Mm-hmm. Pero wala namang talagang major. Hanggang yung kaibigan namin, nag-decide maligo. Okay. Kasi, galing, ano, kinidnap nga namin. Oo. So, nag-decide sa maligo. Ang ginawa niya, meron kasing may CR sa baba, sa may kitchen. So, usually yung mga guests, pag may bisita, doon nag-CR. So, ang ginawa, nung kaibigan namin, nag-ipon ng water. Hindi man ininit. Talagang diretso siya, matapang. Malamig. Oo. So, ang ginawa niya, nung maliligo na siya, eh, wala rin ilaw yung CR that time. So, ang ilaw lang niya was yung from the window. Oo. So, yun lang talaga yung liwanag. So, ginawa niya, di maliligo na siya. So, pagkaligo niya, wala pang 5 minutes, lumabas na siya. Okay. Sabi ko, oh, bilis mo naman. Ang sagot niya lang sa amin, lamig ng tubig, pare. So, ganun ta. Hanggang sa, wala, tuloy lang. Tapos, pag pumasok ka sa sala, merong malaking balcony na nandun yung, na inuman or whatever. So, from the sala, kita mo yung parang veranda. Okay. Hanggang sa nung gabi, medyo nagsimula na kami minom. Tapos, yung itong isa, tulog dun sa, si ate girl, tulog dun sa couch. Oh, ako. Oo. Nung medyo hapon na, edi inuman eh. Ako, sabi ko, wait lang, hindi ko pa kaya uminom. Sabi ko, kayo muna. So, humiga ako sa couch. Kaming tatlong boys, nandun kami sa veranda. So, ang sobrang lapit lang nung distance nun. Parang siguro mga 4 na lakad lang abot na namin sa iyo. Tulog ako. As in, ang sarap na nung tulog ko. Tapos, alam mo yung pag natutulog ka, yung feeling mo nahuhulog ka sa hagdan. Parang mapagano. Yung ganon. Parang ako na ganon. Pag dilat ko, may mukha
sa harap ng mukha ko na parang, hindi ko alam kung Aita or Igorot. Oo. Like, face to face kami. Oo. So, lakas na sigaw ko. So, sila, bakit? Ano nangyari? Ganyan. Tapos parang di kunento ko. Tapos sabi, gago, ganyan. Sabi ko, hindi, seryoso, ganyan. Hanggang sa, okay, eto na, nagkwentuhan na kami. Nag-open up na tong isang barkada namin na naligo nung umaga. Mm-hmm. Sabi niya, alam niyo, kaya ako mabilis naligo. Kasi ganito, ganyan. Pagsalok daw niya dun sa balde, pagtingin niya sa refleksyon niya, dalawa yung ulo. Isang ulo niya, saka isang ulo ng bata na nakadungaw. Bata! Oo. Oh, so parang yung batang babae, di ba meron? So pagsalok niya ng water, parang dalawa yung reflection niya na nakita niya. Ulo niya, saka yung ulo ng batang babae na parang nandun din sa area. So ginawa niya, para daw, ano, para daw mawala, inalo daw niya yung tubig. So, pagkahalo niya, ayun, nawala na. Tapos binilisan niya na lang yung ligo. Tapos, ayun, lumabas na siya. Yun yung history, kaya bakit ang bilis na ligo niya. Oo. Tapos parang after that, ang dami ko nang nafe-feel na nakikita. Okay. Noong una, wala eh. Oo. Tapos parang sunod-sunod na maghugas ako ng plato, sink to, tapos window. Tapos makikita mo may mga dumadaan doon sa labas ng bintana. Okay. Anong nakikita? Shadows, figures lang, ganun. Naglalakad. Hindi naman Aita. Normal na tao na. Normal na tao. Uh-oh. Naglalakad siya, ganyan. Uh-oh. Tapos, nung nagugas ako, sabi ko, siguro ito yung caretaker, ganyan. Narealize ko na sa second floor kami. Kasi yung ground floor, garahe. Okay. Hindi matutulog na kami. Uh-oh. Dapat two rooms kami. So yung isa, may boys room kasi, saka may girls room. Tapos sa parang middle floor yung master. Ginawa namin, dahil dun sa nangyayari, nag-decide na kaming apat, mag-stay na lang kami dun sa girls bedroom para magkakasama kami lahat. Total, mas malaki yun. Yes. Ang nangyari, itong si ate girl, tulog na naman, matutulog na. Mm-hmm. So kami, wala, relax lang. Kami. Pwede tulog na, ganyan. Tulog na ako. May na-feel ako na parang nakadagan sa chest ko. Okay. Na para akong hindi makahinga. So, para akong sumigaw. Wala siyang sumigaw kasi ang nasa harap naman niya, yung dibdib, nung igurot, nagulat siya na may parang igurot na parang igurot ba ay sa. Hindi ko nga rin sure eh. Basta yun. Hindi siya yung nandun sa painting, di ba? Hindi. Di ba may painting sa sala? Iba. So, nag-freak out yung ex ko. Tumalun siya doon sa kabilang kama. Ay, tumalun siya sa sahig. Oo, tapos nag-cover siya ng kumot na parang okay. Ganyan. Tapos, iniwan ka. Iniwan ako talaga. Tapos takot siya sa akin. Tapos doon na siya natulog sa kabila. Tatlo na silang lalaki. Doon nagsumiksik siya doon sa gitna. Tapos, oh my God, like, dude, umiyak siya. Uh-oh. Sabi niya, umiyak na tayo, hindi ko na kaya. Sobrang duwag yun eh. Uh-oh. Umiiyak siya. Oo, oh, umiyak siya. Parang ihatid na daw siya sa bus station. Bahala na daw kami doon. So, okay. So hanggang sa itong si ate girl, nakaupo lang doon sa bed. Tapos nakatitig lang doon sa may cabinet. Sa paanan mo, may yung mga built-in cabinets. Yes, tapos may gap sa taas. Okay. Na parang hindi siya all the way. Doon sa gap, as in, kita ko, maliwanag yung ilaw, white pa nga yung ilaw, na parang may naka, alam mo yung parang sa The Grudge, yung parang batang nakaupo na yakap niya yung knees niya, gano'n. Yun, may batang gano'n doon. Tapos maya-maya meron siyang kasama na babae. Anong suot naalala mo? Naka-sandot siya ka naka-shorts. Okay. Ang ano pala ron, nakikipag-usap siya doon sa mga spirit na nandun sa kwarto nung time na yon. And nung time na yon, tatlong spirit na sa kwarto. Yung matandang babae na naka-white, tapos yung bata na nakita nung friend namin nung naliligo siya, saka parang isang middle, hindi, parang teenager na babae.
ikaw rin nakikita mo yun nung time na yun? Ako alam ko na. Oh, nakita ko talaga sila. Kasi hindi pa nga dinidescribe sa akin. Sabi ko sa kanya, alin yung batang babae na kaupo dun sa taas ng cabinet? Oo, tama. Babae pala yun. Alin yung bata? Hmm. Oo, babae yun. Yun yung mapaglaro. Mm-mm. Ang sabi sa amin ni yung babaeng kausap niya, galit na galit daw yung babae. Kasi nga, may bisita or nastorbo sila. Mm-hmm. Eh di ba nga, ever since nga nagawa yung bahay, nandun na siya. Mm-hmm. So, ang tingin namin, territorial siya. Uh-oh. So, pag may ibang dumadalaw, talagang nagagalit siya. In this particular portion, Liz recounts her Baguio experience separately. So this was in the previous interview. So she will not refer to Iris by name and only refer to him as the friend who owned the house. Basta nag-decide kami na uuwi na kami. Mm-hmm. Kasi nga, apat lang kami, tapos ang laki ng bahay. Basta ang dami ng nangyayari na parang hindi na safe. Oo. Yung feeling. Oo. Kasi yung hindi ko kasi alam kung Aita ba siya or Igorot kasi parang yeah. Ang racist kung iba brand ko siya. Basta katutubo siya. Malamang native doon. Oo. Native oo, doon. Na parang hindi, feeling ko hindi niya ako tinitigilan. Ah, talaga? Parang siya kasi yung nakita ko na, hindi ko ma-explain, pero parang siya yung nafe-feel ko na parang dumadagan sa chest ko. Okay, ganon. Okay. Oo. Sabi ko, incubus, ganon. Oo. Nung pauwi na kami, meron, ito yung sala, tapos may parang hallway dito, na ito yung master's bedroom. Yung mom kasi ng friend ko namatay. Okay. Never ko na-meet yung mom niya. Oo. Tapos I saw his mom. There. Doon sa parang hallway na nakatayo. So nung nakita mo, alam mo na yung mom niya yun? Hindi. Ah, hindi. Okay. Sinabi niya sa akin na siya yung mom. Ah, kinausap ka? Kinausap niya ako. Oo, parang... Paano nangyari? So, nakita mo biglang nilapitan ka niya, ganun? Eh, hindi, malayo. Social distancing kami. Okay. Hindi, malayo siya. Tapos parang, hindi ko ma-explain yung feeling, pero umiyak ako. Kasi sobrang close yung friend ko dun sa mom niya. Na parang may mga bilin siya dun sa friend ko. Oh my. Tapos parang... nagulat yung friend ko na sinabi ko sa kanya na parang... Yung friend ko kasi... Siya talaga alam ko may third eye eh. Pero hindi niya nakikita yung mom niya. Okay. Frustration niya yun. Okay, oo. Tapos parang basically ganun yung message ng mom niya na ayoko magpakita sa'yo kasi lalo mo kung hindi malalet go. Parang ganun. Parang sinabi niya na, yung dun sa lazy boy na sinasabi ko, meron parang quilt na, yung parang throw away na blanket. Yun yung favorite ng mom niya. So sinabi ko sa kanya, favorite yan ng mom mo, sobrang namimiss ka na niya, ganyan-ganyan, but you have to move on, ganyan. Yun, iihakan kami doon, ganun. Ang lungkot niya. Tapos parang, dinescribe ko yung mom. Tagal na namin magkaibigan, pero never ko talaga na-meet yung mom niya, yung dad niya lang. Mm-hmm. Tapos parang, sabi niya, oh, thank you, parang medyo nabigyan siya ng closure doon sa mom niya, ganyan. Uh-oh. Tapos, yun, di uwi na kami. Uwi namin, since may bar nga kami nung isa kong friend. Siyempre, ang dami namin kwento. Oh, okay doon, yung grabe doon. Hindi sila naniniwala. Okay. Yung barkada namin. Mm-hmm. So yung halos buong barkada namin, umakyat ulit ng Baguio. Kasama ulit kayo? Oo, hindi pa ako nadala eh. Gusto ko pa eh, di ba? Di akyat ulit kami doon. Tapos... At this time, marami na kami. Okay. Pero yung iba, hindi doon natulog sa takot. Tapos, yung parang yung partner ko doon sa bar, babae din. Okay. Kasama niya yung parang ex niya noon, ganyan. Oh. Tapos yung ex niya, takot. So, hindi doon natulog, kumuha ng hotel. And, take note, itong ex-boyfriend na to, hindi to naniniwala. Pero hindi siya doon natulog. pero hindi siya doon natutulog. So, sigurista ka. Oo. Tapos may kasama siyang driver. Okay. Yung driver niya, paakyat kami ng parang 3 cars kami. Oo. Tapos, yung driver niya, parang nagkasakit. Okay. So, 2 rooms yung inoccupy namin. Yung isang room, marami kami. Tapos yung isa, yung driver. So, nagpahinga lang siya kasi may sakit siya. Tulog lang siya. So, pagdating namin doon,
usual, settle down, tapos kain sa labas, tapos uwi para mag-start na mag-inom. Yan. So, nung time na ano, wala pang, nung time na nag-iinuman, medyo wala pa, pero tama pagkakaalala ko, nung nagluluto tayo, may dumadaan na babae dun sa labas ng kusina. Yun, oo, tama. Nagluluto tsaka naghuhugas ng plato, yun na yung, oo, ako yung nagluluto nun eh. Yun. So, alam ko may mga ganon, kasi nga nakikita ko siya dahil nandun ako sa veranda. Alam kong territory niya yun, yung palabas na yun. So, umiikot lang sa wala, parang hindi dinedead. Ako dinedead. Nakikita ko sila, pero like dinedead ako na lang. Ano yung, paano yung nakikita mo? Ano yung, andita kita ulit yung Aita? Andun ulit. Hindi. 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 Nung night na yun, oo. Hindi. Tapos, pero like, ganun nga, parang may mga naglalakad. Ganun. Na pag ganun-ganun, habang umiinom kayo. Oo. Ako wala, hindi ko na pinapansin. Kasi, dami namin eh. Oo. Tapang ako, di ba? Hanggang sa, eto na, matutulog na naman. So, yung iba, nagpuntahan na sa hotel nila. Hotel nila. Okay. So, kanya-kanyang hilamos na, kanya-kanyang tutilyo. Ginawa namin, since medyo natatakot nga, nag-isang kwarto na naman kami. So, lima kami nung time na yon na nandun sa room. Dun sa same room kung saan ko nakita yung batang nakasquat. Uh-huh. Parang. So, yung isang babae, binigay na namin sa kanya isang malaking bed. Tapos, si X, saka itong si ate girl, nasa isang bed. Tapos ako saka yung barkada namin lalaki. Nandoon kami sa may baba. Tapos yung driver natulog sa kabilang room, doon sa boys room. Since sanay ako sa bahay, usually ako yung last, ako yung nagpapatay ng ilaw, ako yung nanggagaling sa baba para patayin yung i-check kung nakalock yung mga ano, yung mga pinto. Hanggang sa paghiga ko, after ko maghilamot, sabi sa akin nung katabi ko, pare, ngayon ka lang ba humiga? Sabi ko, oh, bakit? Nag-toothbrush pa ako eh. Sabi nga, kasi naramdaman ko may humiga na sa tabi ko kanina. Okay. So okay na. Sabi ko, hindi, kakatapos ko lang eh. Yung isa naming friend na guy din, ibang guy naman to, naka-earphones siya kasi ayaw niya may marinig. Okay. Pwede naman daw kasi siyang pumikit, pero yung pagrinig, di niya maiiwasan. Uh-oh. So naka-music siya, ganyan. Sabi niya, yung nasa earphones niya, nag-iiba yung tunog. Nag-iiba yung lyrics. Parang hindi na siya kanta. Parang yes. Nagiging gibberish, ganyan. Tapos yung isa, yung isang kaibigan namin yung babae na nandun lang sa kama, mag-isa, parang lagi niya sinasabi, tinatawag niya yung pangalan ko. Kasi since bata ka rin, magbabark, ano? Parang, yes, oo. Pwede bang, can I sleep beside you? Ganyan. Why? What's wrong? Ganyan. Every time pala na tinatawag niya ako, merong parang humahaplos sa mukha niya. Hey. Eh wala nga siyang katabi, di ba? Oo. So parang merong may kamay na dumadaan sa mukha niya. 3 times yon. Yung 3rd time, sa kanan niya ako pinatabi sa kanya. Mm-hmm. Tapos walang nagsasalita sa amin, no? Tahimik okay. Lang kami. Oo. Ako, nafe-feel ko na. Pero okay. Dinadead mako na lang sila parang ako. Sige, gusto niya yan, ha? Matapang tayo. Di yun, hanggang sa nakatulog na ako, hindi ko na alam kung ano pang nangyayari sa kanila. The next day, breakfast, baba kami. Yung driver, nauna pa kaming gumising, nauna siyang natulog. So natulog siya siguro mga 7 or 8 pa lang. Eh kami nag-inuman pa sa labas ng bahay. So in-expect namin, mauna siyang magising. Pag-gising namin, siguro mga 10, tulog pa rin siya. Hanggang sa mga 11, ginising na namin para kasi lalabas na kami. Okay. Sama namin siya. So ikot kami yung Baguio. Tapos balik kami. Pagbalik namin, sa kanya nilapitan isa-isa yung mga kasama namin. Ah, talaga? Okay. Sabi ng driver, parang, pwede na ba tayong umuwi? Sige na, uwi na tayo. Ma'am, ganyan. Hindi ko na kaya. Oo. Sabi, paano tayo? Uwi, teka lang. Kasi alam ko Holy Week yun eh. Hindi ko siya po Holy Week. Basta matagal kami dapat doon. Kasi parang 2 nights kami doon. Tapos magto 2 nights pa kami sa La Union. Yes, oo. So, sabi niya, meron doon daw sa kabilang room, 2 queen size beds din yun. Oo. Natutulog siya, may sakit siya.
meron daw babae na nakaupo lang doon sa kama niya, sa may paanan niya, na hindi umaalis. Oh my. Tapos yung babae, nakatingin sa direction ng room namin, which is katabilang. Ang tagal daw nandun, kaya hindi siya nakatulog. Kasi nandun lang sa may paanan niya, nakatitig sa room namin. Tapos nung dinescribe niya yung babae, it was the same girl na nakikita ko. Na basta mahaba yung buhok. Hindi ko na maalala kung ano yung damit niya. Basta alam ko mahaba yung buhok niya. Tapos as in umiyak yung driver sa amin. Like umiiyak talaga siya. Ang daming pinaiyak ng bahay na yun. Promise. Tapos parang umiiyak na siya na hindi ko na kaya. Ganyan. Kami dead ma. Hindi, okay lang yan. Sama na ugali. Diba? Tapos nung gabi ulit, edi nag-ano kami, inom na naman. Tapos meron pa kaming friends na nagsustay din sa Baguio na dumating din, ganyan. Parang nung time na yon medyo lumalala na daw. Kasi lahat sila, ang dami na, isa-isa na, na-feel na may nakikita. Hindi ko alam ko ano, hindi ko na maalala kung ano yung nakikita nila eh. Basta alam ko lang naglasing ako noon, parang wala akong ma-feel. Kasi na, parang nagkatakutan na. Naglabasa na ng mga kanya-kanyang kwento na na-experience nila nung night na yon, which is yun nga. So, ano nangyari na nag-iinuman? So, nagkwento na nga yung driver, nagkwento na ako ng mga nararamdaman. Tapos, so that night, nagkalabasan nga ng kwento, doon namin nalaman na instead na tatlo, yung kasama namin that time, lima na. Lima? Kasi may mga nakikita na silang matangkad na lalaki na dark figure na naglalakad dun sa hallway. Oo. So parang ano nangyari, 1:1. Okay. Ikaw nakita mo yon yung dark figure? Yung dark figure, oo, nakita ko yon. Kasi ako nag-describe dun sa kaibigan ko eh. Okay. Na parang nakatayo sa labas nung dalawa kasi veranda dun eh. Nakatayo siya dun sa pangalawang veranda sa mas mataas. So, pero sabi ko sa kanya, ano nakita mo? Ito, ganito. Oo daw. Tapos meron isang parang teenager na lalaki. Tapos yung same set nung tatlo na kasama na nung unang punta namin. Hanggang sa, ito na, ininom kami noon sa labas, diba? Doon sa veranda. Meron nang babato doon sa kaibigan namin. Doon sa kaibigan namin na hindi natulog doon sa bahay. Oo, hindi na naniniwala. Nakagano na siya. Bad trip na siya kasi parang may hinahanap niya kung ano yung binabato sa kanya. Oo. Kasi hindi siya naniniwala. Like, hindi. Parang lalaki ako, wala yan. Ganon. Oo. Tapos, parang may bumabato, tapos ganon siya ng ganon. Hanggang sa nababad trip na siya, ganyan. So, pag tinignan mo yung mga pictures namin, yung kamay niya naka-cover sa ulo niya. Tapos tinatanong namin bakit ganun, kasi parang feeling daw niya may nambabato sa kanya from the veranda sa taas. Okay. And ang nambabato sa kanya yung batang babae. Ah. Yung batang babae na nasa taas ng cabinet na nakita rin ng kaibigan namin habang naliligo. So yun yung sinasabi ko na playful. Tapos basta pa isa-isa na yun na may nafe-feel, ganyan, na kakilabot, ganyan. After nun, sumuka ako. So, nasober ako. Tapos nafe-feel ko na naman yung Aita. Okay. Na hindi ko ma-explain. Hindi ko siya nakikita pero nafe-feel ko yung presence niya kasi hindi ko na nililingon eh. Ayoko yes, na makita eh. Kasi siya yung pinakamagulo dun sa lahat. So, nasa stress ako pag siya. Tapos para kaming pinapaalis. Oo. Tapos, hindi ko maalala kung ang nagsabi ba yung mom ng friend ko. Kung nakita ko ba siya ulit. Basta parang ganun eh. Yung multo ng mom ng friend mo, kinamusta ka parang ganun? Kinausap pinauwi ka? Kami. Ah, pinauwi niya talaga kayo? Pinauwi kami na parang hindi na safe. Ah, talaga? So, nangyari. So, nagpanik na, nagkagulo na. Ang ginawa, naging pake lahat. So, parang 2 a.m. bumaba kami ng La Union, naghanap kami ng bagong hotel. Lahat kami umalis. Madali yan. Like, walang lasing-lasing. Oo. Lahat talaga, okay. As in sobrang mad, tara, yung gano'n. Nakalimutan ko kung ano exactly yung nangyari. Yes, oo. Basta may nangyari doon sa isang kasama namin. Tapos parang sinabihan ako na uwi na tayo. Alis na tayo dito.
parang masyado nang nabulabog sila. Kasi ang dami na namin eh. Yes, oo. Oh, oh. Tapos yun, edi, ano, empake kami, ganyan. Alis kami. Ang problema, nung papunta kami La Union, may sumama. Kasi apat yung ulo na nandun sa konti. Parang, uy, may kasama, tignan mo. Oo nga, shit, ganyan, paano yan? Mm-hmm. Tawagan mo. Tapos parang, tinawagan naman, uy, mag-open kayo ng windows, ganyan. Para lang at lumabas. Eventually naman, pagdating naman namin ng La Union, nawala naman yung kasama nila. So yun yung, ganun yung nangyari sa bahay. First two set ng friends ko na pumunta. Yung third set, wala. Kasi lahat yun lasing. So office mates na yung kasama ko noon. Lahat yun lasing. So wala talaga silang naramdaman that time. Yung fourth na punta ko doon, kasama ko yung ex ko. Tapos, ang kwento lang niya is nung natutulog kami, may humihila sa paa niya. Same room kung saan kami lagi. Pero other than that, wala na. Tapos after noon, nag-all boys kami, tatlo, pero hindi kami natulog dun sa bahay kasi nga, that was the time na may malakas na bagyo sa Baguio and walang kuryente. So nag-hotel lang kami. So, hindi talaga namin na-experience yung bahay that time. Okay. Mostly, ganun lang. Na-mention mo na active eye. So meaning, pag nakakakita ka ng, I guess, multo, parang tao rin na sa tingin mo or parang transparent, ano yung nakikita mo? As in, physical na itsura ng tao. Hindi pa ako nakakita ng transparent. Pero mostly yan nakikita ko is yung physical na itsura nung spirit. Hindi ba ano, hindi sa'yo parang nakikita mo na parang duguan or something, ano, normal person ang nakikita mo, walang wounds, walang ganun? Wala pa akong na-experience na ganun. Wala pa. Yung mga elementals naman, may nakikita ka ba? Yung mga sinasabi nilang? Dati ang sinasabi nila, meron akong, nung bata pa ako, ang sinasabi nila, meron akong kalarong duwende. Okay. Pero hindi ko alam kung totoo yun kasi nga, bata pa ako nun. So, para sabi nila, lagi ako may kausap. Pag naglalaro ako, talagang yung laro ko is may dialogue ako dun. Parang may kausap talaga ako. Pero itong pagtanda mo, wala ka na experience na ganun? Meron sa office. Usually sa office. Pero hindi ko na siya pinapansin. Alam mo yun, parang natural na lang sa akin na sa office namin, pag nagkakaroon sila ng takutan, ang ginagawa ko, parang dinidescribe ko lang kung ito ba yung naramdaman nila or nakita nila. Gaya na, pwede mo ba ikwento kung ano yun? Well, di ba parang sinasabi nila lahat naman ng office meron. So, ang office ko kasi ngayon sa Taytay. So, ang sinasabi ng mga office mates ko, parang merong bata sa office namin na parang mahilig lang mag-ikot. Pag may mga bisita, pag may mga bata, nilalaro niya. Hanggang sa may isang time, meron kaming event, yung anak ng marketing namin, umiyak. Okay. Tapos, parang may sinasabing bata, kwento sa akin. Mm-hmm. Sabi ko, tapos dinescribe ko, ganito ba yung itsura? Sabi, oo, yan nga. So, alam ko na ganun nga yung meron nga ganun sa office. Kasi napapansin ko na siya from time to time. So, ikaw ini-ignore mo na lang talaga on your own? Oo. Yeah, kasi nasanay na rin eh. Ang awkward din kasi magkwento para dun sa mga taong hindi nakakakita or nakakaramdam. So, parang might as well sa akin na lang. Ayun, meron akong office mate na COVID who passed away nitong July 12. Ay, sorry. So, pagpasok ko sa office, bago ko pumasok sa room namin, sa mismong office ko, may gumagalaw dun sa table niya na shadow. Tapos, saka namin nalaman na, yun nga, nag-email sa akin yung kapatid na wala na po si ganito. Oo. So, nag-email sa akin,
that night, nung meron akong napansin dun sa office namin, ang nag-email pa sa akin is yung email pa mismo eh, nung tao. Ah, talaga? Oo, oo, oo. Sabi niya, kapatid po to ni ganito ganyan, wala na po siya, hindi po sana kami ng tulong. So, yun yung nangyari na parang sa office may ganun. Ikaw mismo, nakikipag-usap ka ba? Hindi ako nakikipag-communicate tulad nung ginagawa nung sa nating kaibigan dyan sa kabilang linya. Hindi ko ginagawa. So, ayoko ng ano, parang kasi yung mami ko kumakausap eh. Kaya ako ina-avoid ko. Nakita niya yung mom ko sa Baguio eh. Pero ako hindi ko pa nakikita mom ko simula nung nag-pass away siya. Mm-hmm. Sa kwento niya nga, yung mom mo ang nagsabing umalis na kayo, sinabi. Kaya kami umuwi. Oo. Ayun, usually ganun lang naman ang experience namin. Pero parang sa akin, normal na lang siya. Oo. Parang di ko na pinapansin. Okay. So, wala ka rin balak ipasara siya, ganun? Ang sabi kasi nila, pag pinasara mo, minsan sumasablay. Mm. Mas nagiging active eh. Ah, okay. So, ayoko nang ipasara. Kasi, nagkaroon ng time na gustong ipasara ng mom ko niya sa kanya. So, in touch ka pa rin ba dun sa mga questor? Oo, in touch pa ako. Kasi mga kaibigan ng kuya ko eh. Mga kaklase ng kapatid ko. So medyo kuya-kuya pa rin sila. Gusto mo ipa-quest yung bahay mo? Hindi naman, ikaw naman, no? Hindi naman ganun. Pwede naman. Magtatanong-tanong lang ko to. Pwede naman, kausapin ko yung ano. I guess talagang mas for you nag-work na ini-ignore mo na lang kesa ma-istorbo ka eh, no? Mahirap na eh. Baka pag in-entertain mo, the more na kumapit sa'yo. Yun yung sinasabi ng mami ko sa akin dati. Na the more na ini-invite mo or the more na ini-entertain mo, the more na kakapitan ka. Kaya parang nakikinig na lang ako sa mga advice niya. Ah, okay. Thank you for sharing with us yung experience mo rin. At least nagka-ibang perspective dun sa kwento ni Ate Girl. Sa dun sa nangyari doon, magandang merong ibang ano angle nga. Yeah, you're welcome. Mas maano siya magkwento eh, mas maliwanag. So ikaw na dala ka ng emotion eh. Ang maganda isang angle, kunin mo 'yan doon sa kaibigan namin na ligo. Bihira lang ako. Thank you. Okay, thank you. Salamat. Welcome. Okay, sige, ingat kayo. We'd like to thank Liz for inviting Iris to talk with us and share his experiences with this gift. Thank you also to Iris for giving us more information about the house and its history. Iris actually invited us to visit the house. We politely declined because as much as we love hearing these stories, we have no intention of experiencing them firsthand. Do you have any unusual Baguio stories that you would like to share? It can be short and we could eventually compile it into a Baguio episode. If you decide to share it with us, just email us at paranormalsph@gmail.com or you can also schedule a recording with us. We will keep everything anonymous. Every comment, email, and like goes a long way to motivate us in producing this show. So please do not hesitate to reach out. The Paranormal Podcast is engineered and produced by F90 Productions. Please rate and review our show on Spotify, Apple Podcasts, or whichever podcast platform you are using. As always, thank you for listening and stay safe.